Karapatan ng bawat bata sa mundo ang pagkakaroon ng isang matahimik at maginhawang pamumuhay. Ngunit hindi na mabilang ang mga kasong nababalitaan natin tungkol sa pagmamalupit at pag-aabuso sa mga kabataan. May mga batang babae na nasasadlak sa prostitusyon sa murang edad na 6 hanggang 12 taong gulang. Ngayong gabi po ay bibigyang daan natin ang liham na padala ni Belinda, isang social worker na naglahad ng kanyang sariling karanasan sa pagsubaybay sa isang biktima ng Filipino Virgins for Sale Syndicate, si Rosalie. Tunghayan po natin. Nagaganap ang isang napakalaking raid kaugnay ng pagbuksa ng isang malaking sindikato na nagbebenta ng mga bata na may gatas pa sa mga labi. Mga kaibigan, isa pong kakilakilabot na pangyayari ito na gawa lamang ng makahayop at walang awang mga tao. Mga kaibigan, pansamantala ko po muna kayong iiwan at kasalukuyan na pong nagkakagulo sa loob. Ako naman lahat yung mga bata. Yes, sir! Sige, dali na lahat sa labas yan. Yan pong inilalabas ng raiding team mga child prostitutes at ilang mga customers nito na nahuli mismo sa akto na naging pagtalik sa loob ng kasa. At nahuli na rin po mga kaibigan ang mastermind ng lahat ng may gagawa na ito, si Roda Silva alias Mama Roda, ang pinaka-mastermind na nagre-recruit ng mga kabataan galing pa sa probinsya. Sa tagal po ng operasyon na ito, sa wakas ay dito na po natapos. At ito po si Rodel Fernandez nag-uulat. Kawawa naman yung mga batang yan. Tingnan nyo, abay yung mga wala pang buwang sa mundo yan, ha? Oo nga, tapos napasok lang dyan sa kasang yan. Dapat yung sa mama sa na yan, mabulok sa bilangguan. Mabulok sa bilangguan? Dapat yan, sila elektrika. Nang kaluluwa. Binigdan, bukas na bukas pumunta ka na sa city, wala. Sigurado may mga bata dyan na hindi titlan yung mga magulang nila. Buti pa tayo nang kumukup sa kanila kaysa naman tuluyan sila mapariwara sa labas. Kawawa naman sir. Dear Charo, tawagin niyo na lang akong Belinda. Isa akong social worker dito sa isang child care center sa Makati. Isang non-government organization na kumukupkop sa mga batang ulila at mga kabataang napabayaan ng kanilang mga magulang. Dito ay inaalagaan namin sila at pinag-aaral hanggang sa marating nila ang sapat na edad na kaya na nilang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Matagal na rin naman akong naninilbihan sa foundation na ito dahil naging panata ko na ang mag-alaga ng mga inosenteng bata dahil sila at ako ay iisa, biktima ng isang malupit na tadhana.
bilanggo ng isang madilim na nakaraan. Maupo muna po kayo at tawagin ko lang po siya. Salamat. Mabuti na pa siya kayo dito. Ah, oo, kasi dinaanan ko yung pensyon ng itay mo. Naisip kong dumaan na rito. Siya nga pala, ipinagluto kita ng kakanin. Oh. Wow. Salamat po. Anak, kailan ka babalik sa atin? Gustong-gusto kong makita ng itay mo. Anak, hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin siya napapatawad? Hindi pa ho. At kahit na kailan pa, hindi ko na siya mapapatawad. May sakit siya ngayon. Hindi na siya kasing lakas ng dati. Baka naman ho, pinaparusahan na siya ng Diyos. Anak naman, kailan ba lalambot ang puso mo para sa ama mo? Ang lalalim at parang mangangain ng mga bata. Tagod ka, nila. Pakakatakot.
kamay ng kama. He, mukhang mabait naman ano mo. Uy, nagtatapang katangam pa, pero takot na takot naman. Bakit hindi ka sumama sa kanila maglaro? Rosalie? Siya nga pala. Meron akong damit na dala para sa'yo. Tingnan mo. Saya-saya nila, no? Alam mo dito, pagkatapusan ng buwan, nag-outing kami. Pupunta kami sa department store. Pupunta kami sa park. Tama-tama, malapit na magkatapusan ng buwan ulit. Kasama ka na namin, Mamasyal. Sigurado matutuwa ka. Ayaw mo magsalita, hindi kita pipilitin. Pero ikaw din ang mahihirapan yan. Hindi ka pwede nag-iisa.
Kailangan makihalo ko sa mga bata dito. Rosalie, kailangan mo ng kaibigan. Nang makakausap, makakalaro, at mahihingan ng sama ng loob. Marami kami dito ang handang makipagkaibigan sa'yo. Buksan mo lang sana ang loob mo. Gusto ko sana maging magkaibigan tayo. Nakikita mo ba ito, Rosalie? Ang ganda-ganda ng bahay, hindi ba? Maglaro kaya tayo ng bahay-bahayan. O sige, umupo ka muna dito. Ayan. Naku, mukhang may kulang. Ito ang anak na babae. Ano kayang ginagawa niya? Naglalaro siya sa loob ng bahay. At alam mo ba? Meron siyang kapatid na bunsong lalaki. Maghahabulan sila. Siyempre, may nanay. Sige nga, ilagay mo sa bahay ang nanay. Saan kaya maganda? Sa hardin? O nakikipaglaro rin sa mga anak niya. Dito sa kusina. Nagluluto siya siguro, no? Titikman pa nga niya yung ulam, eh. Masarap daw. At huwag nating kakalimutan ang tatay. Ano kaya ginagawa ng tatay? Rosalie, kanino ka ba talaga natatakot? Sabihin mo sa akin. Ang tiyongko po. Bakit? Anong ginawa sa'yo ng tiyong mo? Ang tiyongko po. Mapasok po sa kulang po ko. Mm-hmm.
makaawa po ako sa kanya. Sabi ko po, Chong, huwag. Pero, hindi po siya nakinig eh. Sinumbong ko nga po yung kay nanay eh. Pero hindi po siya naniwala. Pinagalitan niya pa nga po ako eh. Tapos anong ginawa mo? Lumayas po ako. Sumama po ako dun sa isang ali. Dinala niya po ako sa Maynila. Pero sa bahay din po siya eh. Sabi niya po, magtatrabaho lang po kami sa paggawa ng bracelet. Pero ibinibenta niya rin po kami sa iba-ibang customer eh. Ayoko na po bumalik doon. Ayoko na po sa kanila. Hayaan mo, Rosalie. Hindi ka na babalik doon. Hindi ka na aalis dito, pangako ko yan sa'yo. Hindi na nila pwedeng gawin yan sa'yo. Pangako yan. Nang mailabas ni Rosalie ang kanyang mapait na sinapit, ay nawala na ang kanyang pagiging tulala, Charo. Nakikisalamuha at nakikipaglaro na siya sa mga bata sa child care center. At unti-unti ay naging malapit ang loob ko sa bata dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Isang kapatid na hindi ako nagkaroon. Isang pamilya na matagal ko nang hindi kilala. Uwi ako sa amin sa Laguna. Bakit po? Dadalawin ko nanay ko. Magtatagal po ba kayo doon? Naku, hindi. Sandali lang ako doon. Babalik ako kaagad. Pero habang wala ako, dapat magpakabait ka, ha? At pagbalik ko eh, dadala kita na pa sa lupo. Talaga po? Oo, ikaw pa. Siyempre naman, ikaw pa ang favorite ko, no? Pero huwag mo pagsasabi sa ibang bata yan. Baka magtakbo sila sa akin. At bilhin na, babalik ko kayo pa agad, ha? Oo. Talaga po, babalik po kayo, ha? Oo, Rosalie. Kasi po, kapag di na po kayo bumalik, aalis na po ako dito. Ay, ayoko ng ganyan, ha? Huwag ka nga nagsasalita ng ganyan. Huwag ka na umiyak. Sandali lang naman ako eh. Halika, samahan mo ako sa labas. Hatid mo ako. Ruben, andito na ang anak mo, si Belinda. Maraming salamat, anak. Pinabigyan mo ang kahilingan kong makita kita muli.
Ayoko naman talagang pumunta dito eh. Pinagbigyan ko lang kagustuhan ng inay. Maring, lumabas ka muna. Mag-uusap kami ng anak mo. Oo. Oo, Ruben. Anak, lalabas muna ako ha. Para makapag-usap kayo mag-ama. Wala pa rin pala nagbabago dito. Para pa rin robot ang inay na sunod-sunodan sa lahat ng gusto niya. Kamusta ka, anak? Buhay pa. Kayo nga dapat ang kumustahin ko eh. Ano na ba ang pakiramdam ng taong buhay pa pero nasusunog na kaluluwa sa impyerno? Hanggang ngayon, hindi mo ako mapatapatawad, anak, sa nagawa ko sa iyo. Kahit takal kong daladala ang pagsisisi, anak ko na lang. Ulang pa! Kahit na mamatay kayo sa hirap, ngayon din sa harapan ko, hindi ko kayo mapapatawad. Ano ba? Kahit na makita ko lang yung anino nyo, parang akong sinisinaban. Tama na. Sa sobrang pag-aalala sa mga kahayupang ginawa niyo sa akin. Naaalala niyo pa ba? Patawarin niyo ako. Ginalaw niyo ako! Anak niyo ako! Sarili niyong anak, 13 anyos pa lang! Wala kayong konsyensya! Paano ko makakalimutan yun? Ano niyo ba yung ginawa niyo? Lapitan lang ako ng lalaki para ako kanil nilabutan! Wala akong sinisunog! Pumabalik lahat yun sa akin ni Tay! Hindi nyo mapapagbayaran na lahat ng ginawa nyo sa akin kahit na mamatay pa kayo ng limang beses! Huwag nyo na akong iyakan! Huwag nyo ko daanin sa iyak, hindi bagay sa isang katulad yung umiiyak! Nilisan ko ang aming tahanan matapos kong mailabas ang galit ko sa aking ama, Charo. Sa ginawa kong yon ay para na rin akong nakaganti. Hindi lamang para sa kapihang sinapit ko, kundi maging ang sinapit ni Rosalie at ng mga katulad namin. Gayunpaman, hindi naging ganap ang kaligayahan ko. Pakiramdam ko ay walang saysay ang paghihiganti ko sa itay. Parang hindi nalinis ang puot at pait sa aking puso. In-refer ho ako dito ng head office ng foundation nyo. Ang sabi sa akin doon, dito ko daw matatagpuan yung batang biktima ng sindikatong Filipina Virgins for Sale. Meron na po akong permiso para ma-interview siya dito. Pumayag na ikamo yung director ng foundation natin na pwedeng ma-interview yung bata sa television. Aba po, ito nga po ang permission letter. Kasi ganito yon. Kailangan din naman namin kausapin yung bata para malaman kung papayag siya lumabas sa TV at pag-usapan ng tungkol sa bagay na ito. Sana pong makumbinsin nyo. Ang nais lang naman ng programa namin ay ma-expose ang ganitong klaseng sindikato. Mahirap nang dumami mga batang biktima ng ganitong child prostitution syndicate. Gagawin namin ang magagawa namin. Tapos tatawagan na lang namin ikaw. Oh, sige ho, kung ano't ano man eh, ito po ang number ng stasyon namin. Sige ho, tutuloy na ako. Sige. Pumayag naman kaya si Rosalie na magpa-interview para sa television? Mukhang maganda naman ang purpose ng TV show nila. Pero kailangan pa rin natin siyang kausapin. Mga kaibigan, nandito po tayo sa isang child care foundation at nandito kasama natin ang isang batang babae, 10 taong gulang, na naging biktima ng isang karumal-dumal na white slavery na nabuwago ilang buwan lamang ang nakakalipas. Maari mo bang sabihin sa amin kung paano ka nasali sa sindikatong ito?
nang maglayas po ako sa amin. Taga saan ka ba, iha? Taga Samar po. At bakit ka naman naglayas sa inyo? Kasi po galit po ako sa tiyong ko eh. Sino naman tunsuhin mong ito? Pangalawang asawa po ng nanay ko. Iha, bakit ka nagalit sa tiyohin mo? Sige na, sabihin mo. Kasi po, pinagsasamantalahan niya po ako eh. Ilang beses kang pinagsamantalahan ang tiyohin mo? Hindi ko na po matandaan. Isa, dalawa, limang beses? Hindi ko na po mabilang. Paano ka naman napunta sa kasa? Kasi po nung maglayas po ako sa amin, meron pong isang alin na inalok. Anong inalok sa'yo ng aling ito? Trabaho po. Anong klaseng trabaho? Paggawa po ng bracelet. Tapos? Tapos po, hindi naman po pala. Ano na lang ang pinagawa sa'yo na tumabaing to? Pinapasama po ako sa iba't ibang customer. At itong mga customer na to, ano naman ang ginagawa niya sa'yo? Katulad po ng ginagawa po nila sa iba ko po mga kasama. Iha, sabihin mo sa'kin, sa isang gabi, nakakailang customer ka? Marami po. Gusto mo bang makipagpanawa? Sandali lang. Tama na, Humis. Tama na! Hindi na kaya ng bata! Ano ba kayo? Hindi ba kayo naaawa? Sinabi ko ng tama na! Magkakonsyensya naman kayo, nahihirapan na nga yung bata eh! Humisin, panawagan mo. Tama na! Sino po sila? Ako ang nanay niya. Ano po ang kailangan niyo? Mama, actually, siya raw po ang nanay ni Rosalie. Galing na ako dun sa opisina. Dito nila ako itinuro. Nandito raw yung anak ko si Rosalie. Sandali lang po, tatawagin. Na po siya sa loob. Pumasok na po kayo. Rosalie? Kamusta kayo na anak?
kung ang kalusugan po ni Rosalie ang kinukumusta nyo, wala naman ang problema. Ang kinakailangan ho ng bata ngayon ay ang matibay na pag-alalay sa kanya. Malaking problema ng anak ko. Hindi ko binigyan ng pansin. Ang akala ko kasi anak, nagsisinungaling ka lang sa akin. Nung sabihin mo yun. Dahil alam ko, galit ka sa tiyoko. Naging bingi ako sa iyo, anak. Kasalanan ko to. Kasalanan ko. Hindi na pwedeng kunin si Rosalie. Belinda, may utos na sa atin ng director ng foundation natin na isoli na ang anak sa kanya. Wala na tayong magagawa. Meron pa, Nancy. Nung magsumbong sa kanya si Rosalie na ginagalaw pala siya ng amain niya, meron siyang ginawa? Wala! Pinabayaan lang niya yung bata! Eh, nangako na naman siya na babago na siya ng buhay eh. At saka hindi na niya kinakasama ang lalaki. Yung bigyan naman natin siya ng chance, ha? Hindi! Hindi na dapat! Belinda, wala tayong karapatan ipagkait sa kanya si Rosalie. Siya ang ina ni Rosalie. Yun nga ba ang sinasabi ko eh. Hindi ka naman dapat naging malapit sa batang yun. Alam mo naman na bilang isang social worker, dapat pantay-pantay ang pagtingin mo sa mga batang inaampon natin. Wala na tayong magagawa. Tanggapin na lang natin na kinakailangan na talaga ni Rosalie umalis sa atin. Manalangin na lang tayo na maging maganda ang buhay niya sa piling ng kanyang ina. Nancy, magkaibigan tayo. Kung gusto mo talaga akong tulungan, meron kang magagawa. Tigas talaga ng ulo mo, diyan ka na nga. O, ayan. Tingnan nyo ha. Ang dali lang. Ayan, sundan lang natin yung pattern. O, kayo naman. Rosalie, totoo ba yung naririnig ko na kukunin ka na ng inay mo? Hindi ko alam eh. Meron daw kasing nakakarinig kina Mama Nancy tsaka kay Ate Belinda na nag-uusap. Bala ka na daw na kunin ang inay mo. Huwag kang sasama ha. Dito ka na lang. Kanina pa nga siya nandiyan sa lobby. Gustong-gusto ko ng maligo. Naku, baka maabutan pa tayo dito ni Mama Nancy na hindi pa nakakaligo. Lagot tayong lahat. Halika na nga, katukin na nga natin. Sige. Rosalie! Rosalie! Ano ba ginagawa mo? Rosalie! Tagal mo ah! Uy, uy, Rosalie! Mga bata! Ano ba yan? Habat ang hingihingi niya, sino ba nasa loob? Si Rosalie po. Kanina pa po ayaw lumabas. Rosalie? Rosalie, si Ate Belinda to. Rosalie? 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 Urong kayo dyan. Rosalie! Rosalie! Nailigtas ang buhay ni Rosalie nang itinakbo namin siya sa ospital, Charo.
Nagtagal siya ng mga ilang araw doon. Nang magbalik siya sa foundation, ay pinilit kong kumbinsihin ang mga superiors ko sa child care center na huwag nang ibalik si Rosalie sa kanyang ina. Pero wala akong nagawa. Ate Belinda, kailangan po ba talaga akong umalis? Oo, Rosalie. Wala na daw doon ang siyong mo sa inyo. At nangako ang nanay mo na aalaga ang kanya't mamahalin. Dapat nga matuwa ka, di ba? Magkakasama na rin kayo ng nanay mo. Ate Belinda, sige na naman po. Huwag niyo po muna i-impake ang mga gamit ko. Dito na lang po ako. Pagkasabi po sa kanila na ayoko po umalis. Rosalie. Hindi pwede. Kailangan kang sumama sa nanay mo. Huwag ka naman sana matigas ang ulo. Ate Belinda, ayoko po talaga umalis. Huwag ka mag-alala. Aalagaan ka naman ng nanay mo eh. Tsaka promise ko sa'yo, marami kitang susulatan. Tapos pag nagkapanahon ako, padalawin pa kita. Huwag ka na umiyak. Mabait kayo, ha? Tsaka huwag niyong gagalitin si Mama Nancy at Ate Belinda. Oo, Rosalie! Ate Rosalie, dadala mo ba kami dito? Hindi ko alam, eh. Kasi baka wala kaming pera para makabalik ako at makadalaw dito. Pero pipilitin ko. Mag-iingat ka doon, ha? At saka lagi mo kami susulatan, ha? Si Nina nga pala, nasaan? Ayun siya, oh. Ano na? Aalis ka na. Mawawala na ako ng kakampi. Bakit kailangan mo bang umalis? Kailangan ko umalis. Dahil kailangan ko sumama sa nanay ko. At sabi rin ni Mama Nancy at Ate Belinda, kailangan ko sumama sa kanya dahil nanay ko siya. Buti ka pa, may inay. Oh, wala. Ito nga pala, ginawa ko to para sa'yo. Susulat ka palagi, ha? Hayaan mo kong ipunin ang allowance ko. At saka, gagawa ako ng maraming basket para kumita ko ng malaking pera. Tapos, ipapadala ko sa'yo para gamitin mong pamasahe para dalawin kami dito. Rosalie, Rosalie, magpapakabait ka palagi, ha? Papakabait ka. Ate Belinda, papakabait ka din, ha? Papa. Magdadasal ka palagi, ha? Huwag mo kakalimutan magdasal. Susulatan kita palagi. Ate Belinda, kapag may oras naman po kayo, tatalawin niyo po ako sa bahay namin. Sige na.
aalis na ba ako? Wala na akong natanggap na balita tungkol kay Rosalie mula nang kunin siya ng kanyang ina, Charo. Pero gabi-gabi ay kasama siya sa panalangin ko na sana ay mabuti ang kalagayan niya sa kanyang ina. Naging abala ako sa pag-aasikaso sa ibang mga bata sa Child Care Center hanggang sa makatanggap ako ng sulat mula sa amin sa Laguna. Nag-aagaw buhay daw ang aking ama at ang huling hiling nito ay ang mapatawad ko siya. Hindi ko malaman noon kung ano ang aking gagawin. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Amang nasa langit, patawarin mo po ang kasalanan ng aming kapatid na ngayon ay malapit nang pumunta sa iyong kaharian. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Itay, nadidinig niyo ba ako? Itay? Sa lahat ng kasalanan niyo sa akin, pinapatawad na kayo. Bakit ka bumalik dito? Ate Belinda, dito na lang po ulit ako. Kasi po nandun pa po yung tiyong ko sa bahay namin eh. Pinagtangkaan niya po ako ulit. Tumakas na lang po ako. Walang hiya talaga. Paano ka nakabalik dito? Meron po kasing matandang babaeng na awa po sa akin. Sinabay niya po ako ng pagsakay sa vapor. Ate Belinda, hindi na po ulit ako uwi sa amin. Dito na lang po ako. Hindi na. Hindi na talaga, Rosalie. Hindi na ako papayag.
Ano man ang mangyari. Paglalaban ka, pero... dito. Hindi na siya babalik sa kanila. Dinaramdam ko po, Mrs. Pero hindi po kami makakapayag na ibalik si Rosalie sa inyo hanggat may nakikita kaming danger sa kanyang kaligtasan. Tatapatin ko na po kayo, Mrs. Ang tinutukoy ko ay yung lalaking kinakasama ninyo. Pero nangako naman siya na hindi na niya gagalawin si Rosalie. Mrs., hindi ho tayo nakakasiguro hindi na gagawin uli yun doon sa bata. Paano ho pag nalasing uli siya? Kayo yung nanay. Dapat kayo pa ang maglayo sa anak niyo sa kapahamakan. Hindi madaling mawalay sa kanyang anak. Nasasabi ninyo yan dahil hindi kayo ang ina. Hindi nga kami ang ina. Pero alam ko yung nararamdaman ni Rosalie dahil ganun din ang ginawa sa akin ng tatay ko nung bata pa ako! Hindi ko kayang mawalay sa kanya dahil wala akong alam na trabaho. Sa patatlong anak ko sa kanya. Pero mahal ko ang anak ko, mahal na mahal ko si Rosalie! Mrs., nauunawaan po namin kayo, Mrs. Pero hindi na po papayag si Rosalie na bumalik sa inyo. Wala na po kami magagawa kundi paglaban ang kaligtasan at ang kinabukasan ng bata. Mrs., huwag mo kayong mag-alala. Pwede-pwede nyo dalawin si Rosalie dito. Pero dito ho, sigurado kayong ligtas ang bata at meron siyang kinabukasan ang haharapin.
sa cake at saka sanda nyo para sa akin. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ngayon lang ako nakaranas ng ganito sa buhay ko kasi wala pang gumagawa ng ganito para sa akin. Tama si Ate Belinda. At dito ko matatagpuan ang pagmamahal ng ibang tao o nang hindi ko kaano-ano. At kayo yun, maraming salamat ulit. Yay! Teka, bago tayo mag-ainan. Buksan mo to kasi regalo ko yan sa'yo. Buksan mo na! Sige na, sige na, sige na, sige na. Sige, tutulungan na nga kita. Excited ako. Wow! Ang ganda! Wow! Ang ganda! Parang guardian angel! Kain na mo tayo, nagugutom na mo ako eh. Oo, talaga? Sige, kain na lang, kain na lang. Kain na. Sa kasalukuyan ay nasa aming center pa rin si Rosalie. Malapit na siyang matapos ng high school at tulad ko ay balak rin niyang kumuha ng social work sa kolehiyo. Maligaya na akong isipin na nakagawa ako ng pagbabago sa buhay ng mga batang ito. Hindi kami nananatiling bilanggo ng aming mga nakaraan. Sa halip ay naging mas malaya at mas makabuluhan. Nagpapasalamat, Belinda. Ang Filipino Virgins for Sale Syndicate ay hindi magkakaroon ng puwang sa isang pamilya at isang lipo ng kumikilala sa maraming karapatan ng mga bata. Let us respect and protect their rights so that they will in turn respect and protect our society. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po. Lalo na't may lambing.